ladies around the world got a weird thing to show you, so tell all the boys and girls. Oh, ayan mga tol. So, ngayong araw, yung i-share ko naman sa inyo is patungkol naman about sa operation, kung paano mag-operate ng group na RT-760E. Yan yung pinaka-modelo ng crane na to, yung Raptor na group. So, ayan mga tol. Baka balang araw, makapag-operate kayo ng ganito. Kaya kahit papano, eh makatulong yung video na to sa inyo mga tol. Kaya tara, huwag na nating patagalin pa. Let's go! Tapos ito, bago tayo umakyat sa taas mga tol, ito, battery relay. Kailangan nakaganyan para bukas. Pag nakaganyan naman, sarado. At tara, diretso naman tayo sa taas. So, ayan mga tol, andito na tayo ngayon sa taas. So, ito, yung i-share ko sa inyo is yung mga function ng mga toggle switch at saka yung function ng joystick. Ito, sa group. So, ito tayo sa kaliwang joystick. Yung function nito, crosswise din siya, yung gumagana sa kanya. Ngayon, yung nandito sa kaliwang joystick, yung gumagana dito is yung auxiliary, na hoist, at saka yung swing. So, pagka tinulak mong ganyan, hoist down, pagka hinatak is hoist up. Pero sa ngayon, wala siyang auxiliary. Yan, main lang yung ginagamit natin, kaya naka-off din dito yung sa auxiliary na toggle switch. Yan. Pabilis, off, tapos bagal, pagong. Tapos dito naman, yung katabi niya, yan yung sa rear steer. Pagka pihit sa kanan yung gulong, pihit naman sa kaliwa. Yun yung nandito rin sa kasama ng kaliwang joystick. So, dito naman sa kanan, yung function nito, crosswise din. Dito, magkasama yung main at saka yung sa boom up at saka sa boom down. Pagka tulak, hoist down. Pagka hinatak, hoist up. Tsaka pagka pihit mo dito papuntang kanan is boom down. Dito naman, pagka boom up. Dito, ito yung parang pinaka PTO ng outrigger. Ito yung pinaka selector mo kapag mag-extend, retract. Extend ng slider at saka jack, retract ng slider at saka jack. Tapos ito naman, kailangan yung toggle switch na to naka-on kapag ka-operation tayo. Pagka naka-off, walang function dito sa taas. So, dapat naka-on siya para functional yung crane cabin. Dito naman, ito yung parang pinaka-selector naman ng jack at saka slider beam. Pipindutin mo dito, yan. Pagka nag-extend ka, extend ng slider, permis na pindot, tapos, dito naman, yan. Yan yung taas, pindot, dalawa. Pagka nagpalabas ng slider beam sa harap, lalabas yung slider beam na yan, at saka, doon naman sa kabila, yung slider. Ito mga tol, puro to sa harap. Ito naman, yung dalawa sa baba. Kaya magkapares ito, yung nasa taas, slider, slider din sa likod. Kaya pagka nag-jack naman sa harap, dito jack sa harap, jack naman sa likod. Pagka niretract naman natin, pipindutin naman natin yung dito. Yan, mapapansin nyo. Yan, retract. Baba naman yung pindot na permis, tapos jack uli kapag magre-retract ng jack. Jack sa likod, jack sa harap. Pagkatapos may retract yung jack sa likod at saka sa harap, slider beam na naman uli, dalawa, sa taas, harap. Tapos dito taas, slider beam naman sa likod. So yan yung function dito sa taas mga tol. Tapos dito, ito yung parang pinaka-selector naman pagka nagkapag 4-wheel drive at saka 2-wheel drive.
Yan, activate mo yung four-wheel drive. Naka-low speed ka kasi four-wheel drive yung gagana. Pagka high speed naman, two-wheel drive lang yung gagana. Tsaka nandito yung pinaka-bubble level niya. Yan. Pagka nakaharap yung crane mo at saka yung nakaparada ka, saka ka magli-level, dapat pagka nilibil mo dyan, yan, nasa gitna yung bula. Para alam mo na level yung crane. So yan lang naman halos yung mga nagagamit natin dito sa loob. Tapos dito, sa baba, yan, accelerator, preno, extend retract ng boom, yan, extend, hapak, retract, pabag, pababa. Tapos ito naman yung pinaka swing brake. Kasi yung groove mga tol, naka free swing siya, kaya maganda gamitin. Ito naman mga tol, yung selector na to, yan, kagaya nyan, put. So, yung gagamitin natin is ito, pa. Yan. Yeah, kapag kaya ito naman, mag-RPM siya ng firmes, tapos dito ka magdadagdag ng RPM. So, yan yung gagamitin sa kanya. Tapos, dito, yung lever na to, dito yung pinaka-travel niya. Yan, kagaya niyan ngayon, naka-engage tayo sa 1, tapos yan sa 2, tapos 3. So, kapag abante tayo, angat lang konti, tapos ganyan, pagka-patras naman, pihit naman dito. So, yan, neutral, abante, atras, parang pinaka ano ng forklift, tapos itong namang sa kaliwa, signal light. Yan, makikita nyo, ayan, umilaw yung signal light o, sa kabila. Yan. So, yan lang naman yung ano dito sa loob mga tol. Hindi naman mahirap matutunan yung groove na rough terrain. So, dito naman sa computer. Ayan, papanda rin natin. Yung susi nya is nandyan. Dito yung susi, katabi nung hand throttle. Okay, papanda rin natin. Yan yung makikita mo sa pinaka-computer nya. Tagal. So, kagaya nyan, pagka hindi lang nagpapalit-palit yung code, yan naman yung makikita mo na lalabas sa ilimay niya agad. Ito kasi naka main hook tayo ngayon. Tapos naka 4-part line, naka pull yung outrigger. Kaya wala na tayong ibang pipindutin kundi yung okay. Tapos yan, yan yung lalabas na configuration niya. Yung code niya mga tol is 0001. Ito yung haba ng boom ngayon kasi nakalabas yung isang boom. Tapos ito naman yung pinaka reduce. Ito naman yung boom angle ng boom. Yan, makapapansin nyo, yan yung part line natin. Tapos sa reduce na yan, ito yung pinaka maximum capacity. Yung actual load ngayon, yan, isang turilada, mabigat yung hook block. Actually 600 lang yung hook block na yan. So yan lang naman mga tol, yan lang yung pipindutin natin kapag ka gagamit tayo ng groove na rough terrain. So yan mga tol, sana yung video na to ay makatulong sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-like saka mag-comment na rin kung may dagdag man kayo. Saka huwag nyo nga pala kalimutan mag-subscribe na rin sa channel na to mga tol. Maraming salamat.